magsiluhod po ang lahat. Litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Tumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ang karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong pang-agham, pandipunan, at pang-espiritual sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan, at ang mga takot na kinaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig at kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maupo muna po ang lahat.
Tumayo po ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon Miyerkules, araw ng Ina ng Laging Saklolo. At Miyerkules ay itinalaga din ng Santa Iglesia, Katolika, Apostolika, Romana, ang debosyon kay San Jose. Si San Jose ay sindak ng mga demonyo. Terror of demons. Mamintuho tayo kay San Jose upang tulungan tayo sa pakikibaka, sa pakikipagtunggali sa demonyo. At ngayon, sa mga pagbasa, sa unang pagbasa, nagkaroon ng restoration ang mundo. Nagkaroon ng rehabilitation, clearing operation. Sa ebanghelyo natin ngayon, ang bulag ay nagkaroon muli ng kanyang paningin at sinabihan siya na huwag nang bumalik sa bayan. Bakit? Toxic, toxin, poisonous ang bayan na yon. Kaya sa misang ito, papanibaguhin natin ang ating pagtatalaga ng ating sarili. Hayaan natin ang ating mga sarili na magkaroon tayo ng tinatawag na recharging. We are repentant, we are recharged, we are forgiven, we are renewed with the mercy of God's love. Kaya ang misa, ang sakramento ng kumpisal, ay isang paraan para tayo magkaroon ng restoration, rehabilitation, renewal, and refreshment para sa ating pagbabago at pagpapatuloy sa ating paglalakbay sa landas ng buhay tungo sa kalangitan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo, gumanap sa banal na mga misteryo. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa amin na mga may loobin na tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami nawa lahat ay makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkalipas ng 4 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong.
at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa'y laganap pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati. Kaya't nagbalik ito, hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng olibo. Natiyak ni Noe na katiya ang tubig. Nagpalipas uli ng 7 araw si Noe, saka pinalipad uli ang kalapati. Ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na lilipulin uli ang anumang may buhay." Hanggang nariritot buo ang daigdig, tagtanim, tagani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init, ang araw at gabi, hindi mapapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay sa kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang nagdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Magsitayo po ang lahat. Sama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo, at tutugon kami sa'yo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Bethsaida, dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag na ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka na ba na anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika. Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tumingin na mabuti. Nanumbalik ang kanyang mga paningin at malinaw na niyang nakikita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka. Umuwi ka na. Huwag ka nang dumaan sa bayan. Mga ginigili kong mga kapatid, bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Naway sa pagpapahayag ng mabuting balita, mabura malis na mga ating mga kasalanan. Amen. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. San Jose, ipanalangin mo kami. Binabati ko kayong lahat na naririto at sa lahat ng ating mga masugid na mga taga-subaybay sa live streaming coverage ng Quiapo, Basilica Minor, ang Facebook, YouTube, at lahat ng mga social media accounts na nakalink sa atin. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Mga kapatid, anong mensahe ng Panginoon sa ating araw na ito mula sa mga pagbasa? sa ating unang pagbasa, nagkaroon ng tinatawag na restoration, rehabilitation ang mundo matapos ito makaranas ng dilubyo. Ang dilubyo, kahapon, unang pagbasa, nagkaroon ng dilubyo. Nasira lahat ng mga nilalang tao, hayop, bagay, maliban sa arka ni Noe na ang kanyang pamilya at ang ilang mga hayop na kinuha niya. 40 days, 40 nights, nagkaroon ng ulan. And then bumaha isang linggo. At ngayon, sa unang pagbasa, natapos ng baha. Natapos na ang mga pagkasira, pagkawasak ng sanilikha. At nagkaroon ng restoration, nagkaroon ng rehabilitation. Pagka tayo ay nakakaranas ng bagyo, pagka tayo ay nakakaranas ng subasko, aberya, maraming punong kahoy, mga dahon ng kahoy, nagkalat sa daan. At ito ay nililinis natin. Ang mga mayayabong na kahoy, punong kahoy, bunong kahoy, ay parang nagugupitan. Ayan. At nililinis natin ito. At lumiliwanag ang kapeligiran. Sa Santo Ebanghelyo, nagkaroon din ng restoration of vision, restoration of sight. Isang bulag dinala sa kanya at pinagaling ni Jesus. Sa kanyang pagpapagaling, may proseso na ginawa si Jesus. Nilurahan, tapos hinipo-hipo. Tapos nakakita na ang tao, pero parang punong kahoy ang mga nakikita niya, gumagalaw, hindi malinaw, medyo malabo pa. Ako ho, nararanasan ko ito, ang aking kanang kamay o kanang mata at kaliwang mata, both eyes, mayroong tinatawag na macular degeneration. Anong macular degeneration? Ito yung sakit sa mata na ang macula, yung lente mismo, may spot sa gitna. Kaya ang aking paningin
malabo ang gitna, pero ang mga gilid, ang edges, ang periphery, malinaw. Halimbawa, kita ko ang mukha mo, sa gitna, malabo. Pero ang tainga, ang ulo, ang chin, nakikita ko. Pero ang gitna, malabo. Yan ang macular degeneration. So both eyes. Itong kanan, hindi ko na wala na. 5% na lang. Kaya hindi na ako makabasa ng letra. Ito, 90% pa. Oo. Kaya inaalagaan ko ang aking bista, ang aking paningin. Itong pinagaling ni Jesus na bulag, sumailalim ng proseso ng pagpapagaling hanggang sa ang kanyang bista ay manumbalik ng 100%. Ako ho, hindi pa. Pinagdadasal ko sa Poong Nazareno na gumaling itong aking bista sa kanan kamay, kanan mata. Patuloy pa rin. No, hindi instant, gradual, slowly. Ngayon, sa unang pagbasa, restoration of the world. Sa Ebanghelyo, restoration ng eyesight ng bulag. Ang bulag ay matagal nang hindi nakakita. Siya, ang kanyang kapaligiran ay madilim. Tayo, pag tayo ay nasa kasalanan, tayo ay nasa kadiliman. Kaya kailangan natin ng liwanag. Sino ang liwanag? Si Kristo. Mamuhay tayo sa liwanag upang tayo ay maging masaya, maligaya, at kaaya-aya sa mata ng Diyos. Ngayon, pag tayo nakakaranas ng bagyo, mga subasko, aberya, pinapadala sa atin ito ng Panginoon para tayo ay matuto, para tayo ay merong pagkatandaan. Ayan. Kaya pag nagbabagyo, ang lahat ay nasa bahay lang, nag-aantay para lumipas ang bagyo. Pagkatapos ng bagyo, makikita natin daming kalat, ang daming mga punong kahoy na tumba, na tanggalan ng mga dahon, sanga, etc. At nililinis natin ito. Tapos ang araw, sisikat muli. Ayan. Sa buhay natin, buhay espiritual, nakakaranas tayo ng subasko, bagyo. Niyayanig tayo para ang ating buhay pananampalataya ay magkaroon ng tinatawag na purification. Para ang ating mga kinasasadlakan na sitwasyon, relasyon, at kalagayan ay magkaroon ng purification. Kaya kung ang ating ugnayan sa kapwa hindi tama, hindi wasto, puputulin nyo ng Panginoon para tayo ay hindi mapariwara lalo, hindi tayo maging lagalag, manumbalik tayo sa tamang landas. Kung ang ating pamilya, mga kamag-anak, kapamilya, kapuso, may mga problema na dinaranas, nililinis ito ng Panginoon para tayo ay ilagay sa tamang daan. Magkaroon ng tinatawag na ang alignment of our priorities. Tama, sigon, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya meron tayong mga pagsubok, spiritual pagsubok, mga subasko, aberya, bagyo na dumarating. So we learn the lesson. We forget the past, learn the lesson. Let us move on. We are being pruned. We are being cleared from the distractions of our relations, of our situations. O kaya halimbawa sa ugnayan, mabuti pa mahulog sa kanal kaysa sa puso na hindi ka naman mahal. Oh, di ba? Mabuti pang mahulog sa kanal. Oo. Kaysa mahulog ka sa puso na hindi ka naman mahal. Kaya matuto tayo. Magising tayo sa katotohanan. We are being pruned by the Lord. We are being tinatapik-tapik tayo ng Panginoon para tayo ay
maging maayos ang buhay, ugnayan sa kanya, ugnayan sa kapwa, ugnayan sa sarili, ugnayan sa kalikasan. Hinahayaan daw yung magkaroon ng restoration, rehabilitation, to live a new life in the Spirit. And so, let us refresh. Let us refresh ourselves. Hayaan natin ang ating mga sarili, sa misang ito, sa kumpisal, na maging repentant tayo. Repentant. Magkaroon tayo ng refreshment. Magkaroon kayo ng renewal. Magkaroon tayo ng restoration. Repentant, restored, renewed, refreshed. Ito ang dulot ng misa. Ito ang dulot ng kumpisal. Let us allow ourselves to be recharged with the electricity of God's love, with the electricity of God's mercy. Ang Poong Nazareno, ang kanyang banal na dugo, ay sapat na nahugasan tayo, linisin tayo sa ating mga kinasasadlakan ng mga sitwasyon, relasyon na hindi tama, hindi wasto, sapagkat mahal niya tayo. Kaya tumalima tayo, tumugon tayo sa kanya. Hilingin natin ang ating San Jose, terror of demons, sindak ng mga demonyo, na ipanalangin tayo. Dumulog tayo sa ina ng laging saklolo, na alalayan tayo, na magpadala ng salbabida upang hanguin tayo sa pagkakalunod sa kumunoy ng kasalanan. San Jose, ipanalangin mo kami. Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Jesus, Poong Nazareno, kahabagan mo kami. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa mahal na Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Ang ating itutugon, Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang simbahan naway umunlad sa kanyang pagsisikap na dalhin ang liwanag sa mga nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating mabuting gawain, ang mga hinamak, mga itinakwil, at mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaramdam ng pagkalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Tayong lahat, naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus na siyang nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makita at madama ang mapagmahal na presensya ng Diyos sa mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Pagdasal natin mga tao na nahihirapan makahulagpos sa pagkakagapos sa kanilang pagiging adikta sa mga bisyo, non-substantial and substantial addictions, na sila katulad ng bulag, sila ay makalaya sa pagkakabihag, sa pagkakabilanggo sa kanilang mga kasalanan na umaalipin sa kanila, na magkaroon sila ng pagkakataon mamuhay ng malaya, masaya, maligaya at kaaya-aya. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, batid mo ang aming nakaraan, kasalukuyan at bukas. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig at liwanag, at gawin mo ang kadiliman, pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay, isipan, damdamin at kalooban, katawan, kaluluwa.
upang mabuhay kami lahat sa liwanag ng iyong anak na si Jesus Puo Nazareno. Hiniling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain ko, paghahain ninyo ay kalugdanawa ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami lahat nawa ay dalisayin at papanibaguhin ng aming gaganapin na paghahain. Kami nawa ay itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming lahat na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon, ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ikinalugod mo na likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami lahat ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming lahat ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya rinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami lahat ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahalabirin Maria, ina ng Diyos, ina ng laging saklolo, at ng kabiyak niyang esposo si San Jose, sindak ng mga demonyo, kaysa ng mga apostol, kasama si San Juan Bautista, ang aming patron. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at sa kay Kristo, ang lahat ng parangal, ang lahat ng papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Taglay ang ating pananampalataya na natanggap natin sa binyag, tayo ay may karapatan na tumawag sa Diyos bilang Ama. Kasama ang Puong Nazareno, dumulog tayo sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, ang kagalingan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Taglay ang mga ngiti sa ating mga labi, kasiyahan sa ating mga puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus na sinilang sa Bethlehem, lumaki sa Nazaret, pinako sa krus sa Jerusalem, at siya ang Jesus na kasama natin ngayon. Siya ang Jesus na nagpagaling sa bulag. Siya rin ang Jesus na kapiling natin sa misang ito. Siya ang Kordero ng Diyos.
siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lahat tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas nung mga nakaraang taon, ay maaaring nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan pa rin ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming lahat na pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay gawin mong laging manabik
napagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ho, ipagdasal natin espesyal ang mga tao na nasa bahay nila na hindi makalabas, mga old people, retirees, mga nasa banig ng karamdaman, na mga may pinagdaraanan, na mga tao, mga nalulumbay, nalulungkot, may mga mental illnesses, etc., etc. At lalo na yung mga OFW na mga mahirap ang kalagayan, malayo sa kanilang pamilya, malayo sa bayan ng Pilipinas, pagdasal natin sila na kumapit sa Panginoon po na Sereno, huwag sa patalim. Kung double bread, last-last yan. Lumapit kay Poo Nazareno, magdasal. Mag-tune in sa YouTube ng Perpetual Eucharistic Adoration para tayo lukuban ng kanyang espiritong banal na makabatiran, makapangyarihan na ilayo sila sa mga tukso. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at humingi ng bendisyon sa Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Ngayon, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang po ng mga mahal sa buhay san man sa nila naroon, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ho ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan, kagalingan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.